So today naman ngayon ang ating titingnan itong isa sa mga murang pabahay dito sa may Dasma, Cavite. Ayan, so yung nakikita nyo sa likod ko, yung computation nito ilalagay ko na lamang sa description saka yung ibang details ng bahay. Ayan sa likod ko, yung nakikita nyo yan, yan yung mga model unit ng bahay na itatayo dito hanggang doon sa likod. Ayan kung nakikita nyo, yun yung ano, yun yung clubhouse, sinatayo na rin. Right. So as you can see, dun sa may unahan, zoom lang natin ng konti. Ayan, meron na mga din na yung units. So marami dyan mga sold out na. Ito, yung area na to. Ito kung nakita nyo yung open space yan, yung may nadaan na truck. Ayan. Yung may nadaan na truck dyan, meron pang mga dalawang blocks ang itatayo dito at I think 5 units na lang yung available. Ito, ito kasi. Ito, tingnan nyo. Napakalapit siya sa main gate. Ayan po yung main gate. Ayan. Alright. So, tingnan nyo na lamang po yung computation natin sa description. Hindi ko po binabanggit ito sa video kasi hindi ko na ma-edit yung video once na-upload ko na. Pwede ko pang i-edit yung description kung nagbabago yung kanyang price. Like for example, yung reservation, yung down payment, yung contract price, yung monthly, nagbabago-bago siya. Kaya, isa sa mga natuto na rin ako sa pagbibideo ng mga pabahay is hindi ilalagay dito sa video yung computation kasi napakabilis ng pagbabago ng mga unit, napakabilis yung pagtaas ng presyo ng mga unit. So ngayon nagkakaroon ng confusion yung mga tumitingin sa video natin. Sabi sa video ganito lang, ba't ngayon ganito na? Alright, so tingnan lang po sa description yung magiging presyo po ng ating po mga bahay dito. From time to time i-update po natin. Ayan, mamaya maya papasokin po natin yung model house. Ayan yung mga model unit na yan, medyo madilim. Later later lang po. Ayan, pinakita ko lang yung pinaka-community. Alright, so dito po, mayroon yung open space. Yan, sa may gate, katabi. Ito, another set ng mga block and lots. Alright, itong kinatatayo natin ngayon, mayroon din tatayo dito ng mga block and lots. Ayan. Pero inuna muna yung andoon sa malayong konti. Ayan. Ayan, so raw video tayo ngayon, no? Wala tayong masyadong mga edits para mas masaya. So, pagpasensya na nyo yung maglaw na kamay. Hindi ko nadali yung aking stabilizer. Alright, so balik na tayo dito sa model unit. So, ngayon kasi ay mayroon kayong tripping. Tripping din natin ngayon. Ayan. So, ayan po si Mrs. Ina-assist ngayon si Mrs. Itong papasukin natin. Ito yung pinaka-turnover natin. Right? So sad to say, wala na po tayo mga end at corner units. Ito po yung actual na turnover. Ayan. So tatanggalin lang po natin yung mga gamit dito. Yan po yung magiging turnover po natin. Yan po sa ni Rosha, in 2 years lang na wala ng interest. Good as cash daw. Pero magkano? Deferred cash. I-check natin kung available, you know, final line na yun. Ayan, so ito po yung model unit. Papasokin po natin ito. Sige po. So kung napapansin niyo po yung harap po. Yung harap po is, medyo malawak po siya. Pwede po siyang, kasya po dito yung kotse na SUV, kaya naman ganyan. Lalo na yung sedan, kasya po dito sa ating pong harap. Ayan, so it's time to pasok. Okay, tingnan muna natin yung harap, yung design. Ayan, kung napapansin niyo. So, papasokin na natin ngayon yung model. So, ngayon kasi Saturday. So, marami talaga yung Ayan. Ayan, kung pumasok na tayo, ito pa siya ngayon yung pamilya. So, play pa rin yung... Sige po, pasok lang po kayo. Ayan, so marami pong nagtitrip ngayon. So, ganun po kaganda yung mga
binabenta yung ino-offer na mga units ko dito. Alright? So plain pa rin yung semento. Ka-plain pa rin yung kanyang wall. Ayan, so naka-plain po siya ng paint. At ang maganda po sa ating pong counter is naka-pasok sa loob para kung hindi pang mali-develop yung bahay mo, yung iba kasi nilalagay na sa likod sa pinaka-dirty kitchen niya. Kaso ang problema kasi, hindi agad tayo nakakapag-develop ng bahay. Ayan, ito po yung pinaka-dirty kitchen niya. Ayan, pinaka-service area, utility area. Ang problema kasi, pag hindi agad na papagawa yung bahay, eh, paggabi, yung safety din ang iniisip natin. Doon maganda naman yung subdivision, pero hindi nagmasabi din. Right? So, pasokin na natin. Ito, pagbaba mo, diretso, dito na po yung CR. From, ayan, from taas, pagbaba mo, handa dyan na yung CR, tapos yung pinto papunta sa may service area. Trakyatin natin. So ngayon, dahil Sabado, marami po yung nag-trading po dito. Ganun po kaganda yung community dito na pinag-aarapan. Ayan, so pagtaas naman, ang turnover, ganito lang po. Ayan, so kayo na po yung magbaba. Mamaya, papasukin natin yung kanilang... Ang maganda dito pala, isa-isa maganda dito is naka-ceiling na po siya. Alright, so meron na po siyang kisame. I hope na masundan po yung video. Alright, so kasi... Ayan. Alright, so... If willing ka po na puntahan yung unit na to, please coordinate lamang po sa magpapakita sa iyo ng video na to. Tingnan natin yung labas. Ayan. So para sa mga nag-expect ng malapit sa gate, main gate, so expectless po tayo kasi talaga napakabilis po ng bentahan dito. Tingnan natin yung likod. Ito po yung pinakalikod. Ayan po yung roof ng CR. Tsaka yung service area. Alright. Okay, so balik tayo. Okay, baba tayo. Punta naman natin yung dressed up na unit. Sisilipin natin. So, yung nakikita ng mga taong umismile sa camera, mga ahente yan, tsaka mga kliyente. Dahil masaya sila sa nakikita sa bahay. Okay, no edits. Ayan, so ito po yung kanilang dinamitan na model. So, ito po yun, no? Floor area po is 46, sa clutter is 50. Punta natin. Ayan. So ito ah, hindi pa nila masyadong dinevelop yung ano. Binigyan lang tayo ng sample kung anong pwede natin gawin once na na-turnover sa atin yung bahay. So wala pang pagbabago. Mapapansin yung semento, ganun pa rin, plain cement pa rin. Yung wall po is ganun pa rin, plain pa rin. Naka-white coating pa rin siya. Ayan. So ang ginawa nila, nilagyan na nila ngayon ng mga furnitures. At ang ganda. Diba? So pareho pa rin. Nilagyan lang ng mga furnitures, nilagyan ng mga gamit. Service area, ganun pa rin. Yung lababo. Ayan. So nilagyan lang talaga nila ng mga gamit dito. Oh, diba? Carry yan, mga hampas lupa. Oh. Diba? Oh, tingnan natin sa taas ha. Ito, ang dami kasi nagsasabi na pangito yung taas sa pag wala pang division. Tingnan natin ito. Oh. Ang pangit ba yan? Pagdating sa mga budget na mga ano, affordable housing. Oh. Oh, sige, titig kayo. Ikutin natin to. Yarn. Diba? So pareho pa rin.
Nilagyan lang ng mga furnitures, nilagyan lang ng mga gamit. See? Ganda na. Ito, palagyan nyo na lang, suggestion ko. Palagyan nyo rin lang dito ng barcode. Oh. Okay, so I think yun na. Sa ngayon muna, nakita nyo na yung dinamitan dressed up unit. O ito yung CR, nilagay lang nila ng kurtina. O, diba? O, yung taas ulit. I mean, yung baba. See? What you see is what you get doon sa kabila. Nilagyan na rin ng mga ganito. O, di ang gandaran, ha? Alright, so, yun muna siguro sa ngayon. Bye-bye! Labas muna ako. Ayan, so nakalabas na ako. Babay na. Bye-bye! Pakapalad na meron tayong tripping ngayon. Ayan. Kaya na po mag-decide kung naghahanap po kayo ng unit na affordable dito po sa Dasmariñas, Cavite. So I think this is the perfect place. This is the perfect house. Ayan, sa video yung may pinaka entrance at guardhouse. Alright, so thank you so much.